nakapagsimula na pong mag-draft ng panibagong guidelines ang Bangsamoro Interagency Task Force on COVID-19 para sa magiging setup sa rehiyon simula sa 16 ng Mayo. Napapatrol si Ariana Patan. Wait and see muna si Namang Samad kaugnay ng pagpapatupad ng general community quarantine sa kanilang bayan sa Dato Odensins wat Maguindanao. Depende lang sa masok ka utos ng kuwan sa amin kung doon din kami sumusunod. Kamakalawa, inanunsyo ng Malacanang na hindi na mapapabilang sa community quarantine ang mga low-risk areas sa gitna ng banta ng COVID-19. Kinabukasan, binawi ito at sinabing mapapabilang ang low-risk areas sa modified general community quarantine. Pero ngayong araw, muling binawi ang anunsyo at sinabing ipapatupad pa rin ang general community quarantine sa bansa maliban na lang sa Metro Manila, Laguna at Cebu City. Sa BARMM, hinihimay na ang bagong guidelines na ipapatupad sa May 16 pero hihintayin pa umano nila ang pinal na direktiba mula sa National COVID-19 Task Force. In the later press call ni Secretary Roque, may nag-ask kung talaga bang general community quarantine lang, wala nang modified community quarantine. Medyo hindi clear yung naging sagot, no? So ang thinking namin is that we will just wait for the final guideline, yung na-reflect sa resolution, at meron talagang clear black and white para properly guided na yung ating mamamayan, kasi medyo papago-bago nga tayo ng proclamation every now and then. Samantala, hiniling umano ng Marawi City at probinsya ng Lanao del Sur na palawigin pa ang general community quarantine sa lugar hanggang sa pagtatapos ng buwan ng Mayo. Siya mula sa 11 positive cases ng COVID-19 sa BARMM ay mula sa Lanao del Sur. Ang reason is that the local LGU cannot afford to have another wave of COVID-19 confirmed cases dahil medyo overwhelmed yung ating health system at healthcare facilities dun sa area na yon. Wala pa tayong nagagawang rapid testing. Ang ginawa is dahil may meeting ngayon yung National IITF or National Task Force rather, ating itutulog ito para ma-clear and then we will bring it back siguro sa Bangsamoro Regional IITF for final endorsement. Sa ngayon, 2 linggo nang walang naitatalang positibong kaso ng COVID-19 sa BARMM. Mayroon namang 7 probable cases habang 285 ang suspected cases. Ariana Patan, ABS-CBN News.